1, 2, 3, come on! Ayan, hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano ko tinanggal yung ating cover. Ang pagtatanggal lang naman nun, may walong tornilyo siya. Ito. Ayan. Tapos yan. Ayan, tiga-apat lang kabilaan. Tapos, aangat lang natin. Ngayon, kung may mga tatanggalin kayong mga vacuum hose o mga hose, kung hindi nyo kabisado, pwede nyong lagyan ng mark kung saan galing yun o kung saan nakatusok. Tulad na to, meron ditong isang vacuum hose. Ayan, nalaglag na. Hindi ko na makita. Tapos, dito lang siya nakalagay. Pag hindi nyo siya kabisado, lagyan nyo na lang ng mark. Bago natin simulan yung bulb adjustment niya o yung bulb tappet adjustment, kailangan naka top dead center yung ating piston number 1. Alin ba yung piston number 1? Pagka piston number 1, kung alin yung nasa may belt, yun yung 1. Ito, 1, 2, 3, saka number 4 piston natin. Ngayon, meron tayong mga timing mark na tinatawag. Ito, nilagyan ko lang ng white yung timing mark para kitang-kita sa video. Tapos, meron dito sa may baba. Ayan. Ayan. Yung dalawa na yan, nilagay ko lang din para makita nyo yung timing mark niya. Kailangan, nakatapat yan. Dalawa na yan. Tapos, ito. Ayan, makikita ko siyang naka-top dead centered tayo sa number 1 dahil yung piston number 1 natin, ayan, naka-firing position siya. Bakit siya naka-firing position? Dahil yung mga rocker arm niya, ayan, gumagalaw. Tapos, gumagalaw. Ayan, gumagalaw din. Yung number 4 niya, nakalaban, hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, naka-top dead center tayo sa number 1. Para madala natin sa top dead center ng number 1, pwede tayong mag-ikot dito sa may main pulley niya, sa may baba. Tapos, kung hindi siya accessible o mahirap siya i-access, pwede natin gawin. Ilagay natin sa position number 5 yung sa fifth gear yung ating cambio. Tapos, iangat natin to. Iangat natin yung isang gulong. Ito, pag inikot natin to na naka-fifth gear, iikot yung ating makina. Ngayon, papaikutin ko yung gulong natin. Tingnan nyo to, iikot siya. Ngayon, ang gagawin na natin, tatapat na natin tong timing mark niya. Pati yung nasa ilalim. Tapos, mag-start na tayong mag-adjust. Ngayon, ang gagawin ko, paikutin ko yung gulong. Ito na yung timing mark niya, kulang pa. Iikot ko pa ulit ng isa. Ito, konti na lang. Ito, naitapat na natin yung timing mark niya. Tapos, yung timing mark dun sa baba. Ayun. Mag-adjust na tayo ng bulb natin. Ito, nilagyan ko ng tape para makita nyo.
yung mga i-adjust natin. Kung 16 valve kayo, dalawa sa exhaust. Pero kung dalawa sa exhaust per piston, pero kung 12 valve lang kayo, isa lang dito. Tigitigisa lang sila. Bali, tigtatatlo kada isang piston. Dalawang intake, tapos isang exhaust. Pero kung 16 valve, ayan, tigda dalawa, tig apat kada piston. Ito yung mga i-adjust natin ngayon. Intake number 1, saka intake number 2, tapos exhaust number 1, exhaust number 3. Lalagay natin na sukat itong 18. Hindi kita rito, pero 0.018 siya. Tapos yung dating nakalagay sa kanya, ito 9.009. Ngayon ang ilalagay natin yung standard niya, 0.18. Ito, na-adjust ko na yung isa. Ito yung kaibahan niya. Ito yung 0.9. Masyadong maliit yung gap. Ngayon, pag uminit yung makina natin, mag-expand yan, kaya tutukod siya. Pakiramdaman lang natin yung medyo madaling tanggalin o medyo mahirap yung katamtaman lang siya. Tapos sigpitan na natin. Ito yung dalawa, 18 na siya. Ayan. Dito naman tayo sa number 2 intake. Kaya dalawa yung gamit natin para hindi umano, para hindi sumama yung ikot nung nasa loob. Kasi itong nasa labas, ito yung pinakalock na. Ayan, okay na tayo dito sa may intake natin. Ayan, nilakahan ko na siya.
Ngayon, higpitan ko na lang ng konti. Huwag masyadong mahigpit. Kasi hindi naman bibitaw yun. Tapos after nyo mahigpitan, double checking lang ulit tayo, 0.18. Dahil ito yung standard. Medyo malaki dito sa isa. Ngayon, uulitin ko ito. Ayun, okay na tayo dito sa may intake. Ayun. Dito naman, tapos dito naman tayo sa may ano, exhaust niya. Iba rin yung sukat ng exhaust natin. Ayun, ngayon dito naman tayo sa may exhaust niya. Ang nakalagay dun sa manual natin ay 0.25 mm. Ngayon, babalik din natin siya sa standard niya. Yung sukat na to, 0.18 na dapat dito yon. Ang nakasukat kasi dito, 0.18. Ngayon, ibabalik natin siya sa standard na 0.25. Ito na yung 0.25 ko. Ngayon, okay na itong exhaust. Ngayon, double check ulit natin. Ayan. Tapos, higpit na ulit natin. Sa higpit, alalay lang. At baka mapuot ay ma-lost thread. Tapos, double check ulit. Okay. Sa kabila. Ayan, okay. Ngayon, dito naman tayo sa may number 3 exhaust. Ayan, okay na rin yun. Tapos, higpitan na lang ulit natin. Tapos, double check ulit natin. Mas mainam na lagi kayong nagdo-double check para sigurado. Ayan, tapos double checking tayo sa may, ano niya, sa may mga tornilyo. Ito. Okay, nai-adjust na natin yung first step niya. Ngayon, papaikutin ulit natin itong
ating makina ng 360 degrees. Ngayon, after nun, ang i-adjust naman natin ay yung number 4, 2, intake ng number 3, saka exhaust ng number 2. Okay, paikutin natin ngayon yung makina. Ngayon, inikot natin yung crankshaft niya ng 360 degrees. Ayan, nakatapat ulit sa top yung ating mark. Tapos, yung timing mark natin. Tapos, dito naman sa may kabila, ayan yung timing mark natin. Ngayon, ito. Dati siyang nandito. Umikot siya ng 360 degrees din. Ito na yung timing mark natin sa kabila. Ngayon, ang i-adjust natin na valve ay yung piston number 4. Yung dalawa nito. Ito. Intake, saka exhaust. Tapos, intake ng number 3. Bali, dalawa rin. Tapos, itong exhaust ng number 2. Ito, dalawa. Intake, saka exhaust. Tapos, intake. Tapos, exhaust ng number 2. And, start ulit natin. Unahin ko na yung exhaust ngayon. Ganun muna natin. Dito naman tayo sa may intake ngayon. Ito, intake number 4, saka yung intake number 3. Luwagan ko na parehas. Ayun, okay na to. Dito pa tayo sa number 4 intake niya. Medyo natatakpan yung ano, yung video, pero ganun lang din naman. Ayun, i-adjust na natin yung intake number 3, tapos intake number 4, tapos yung exhaust number 4, tapos yung exhaust number 2. Ngayon, ang gagawin nyo lang ulit ay double check nyo ulit yung clearance nya. Check nyo muna yung higpit, kung mahigpit ba siya.
Ayun, okay yung higpit niya. Ngayon, check na ulit tayo nung bulb adjust niya. Ayun, okay dito sa exhaust. Tapos, intake. Intake. Ayun, okay. Ang gagawin natin ngayon, paikutin ulit natin yung makina natin. Ngayon, pagkaikot ng makina natin ng another 360 degrees, naka top dead center na ulit yung piston number 1 natin. And papansin nyo, may galaw yung rocker arm ng number 1 ulit, number 2 intake, tapos yung number 3 exhaust. Ayan. Ngayon, double check lang ulit tayo ng gap nya. Ngayon, wala naman nagbago dito sa intake. Tapos, dito sa exhaust. Ngayon, wala naman din nagbago. Ngayon, paikutin ko ulit ng another 360 degrees para ma-check ko naman ulit yung number 4 saka ito. Paikutin ko ulit. Ayan, naikot ko na ulit siya ng 360 degrees. Dito na ulit sa number 4 yung nakabuka yung mga gap ng ating rocker arm. Tapos, double check ulit natin yung iba. Ngayon, wala namang nabago dun sa gap niya. Ngayon, tatakpan na ulit natin. Tapos, ang pinakamahalaga dyan, yung pagtitesting. Tetestingin natin kung okay ba siyang manakbo. Kabit ko na yung cover niya. Ito, naikabit na rin natin yung mga high tension wire niya, tapos papanda rin na natin para matesting na din. Mas naging tino yung tunog ng makina natin ngayon, kaya mas mayroon talaga maibalik sa standard yung mga timing niya. Okay, maraming salamat.